Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan at Mayor Janes Digamo ay nagsalita sa isang interview ng Teleradyo at inilabas niya ang kanyang mga saloobin para sana marinig umano ni Senator Bato de la Rosa ang kanilang pagkontra sa pag-join ni Congressman Arnie Tibis na tinuturing na isang mastermind sa pagpasalang sa kanyang asawa na si Gobernador Digamo ngayong darating na Lunes. Sa darating na Lunes, mayroong pong Senate hearing para sa mga serye ng pagpaslang sa Negros Oriental, land grabbing at isa pang illegal activities na umano'y ito lahat ay kagagawan at negosyo ni Congressman Arnie Tibis. Dadalo naman, physically, itong kanyang kapatid na si dating Gobernador Pride Henry Tibis. Ngunit pinayagan kasi ni Senator Bato de la Rosa itong si Congressman Arnie Tibis na mag-join via Zoom. So ito yung kinokontra ni Mayor Janes Digamo. Ano po ang mga saloobin at sasabihin ni Mayor Janes Digamo? So narito po ang kanyang naging interview sa Teleradyo ng EBS-7. Lahat kami, we will be joining physically. We will be attending. Mag-a-attend lahat ng mga yung families ng mga victims. Some of them will be present. They spent time, money, effort to be there. Ba't naman papayagan yung fugitive na tumatago, hindi magpakita, pero papayagan mag-zoom? Yun nga mga kababayan, ano, tinawag din na fugitive ni Mayor Janes Digamo itong si Congressman Arnie Tibis, kagaya ng tawag din ni Secretary Remulla kay Congressman Arnie Tibis na isa itong fugitive at hanggang ngayon ay nagtatago pa at hindi pa umuwi sa Pilipinas. So dapat na ba umuwi itong si Congressman Arnie Tibis at harapin itong mga allegations sa kanya at depensahan ang kanyang sarili? So kung ako lang siguro mga kababayan natin, nararapat lang na umuwi na itong si Congressman Arnie Tibis at humarap din sa Senado. Total, wala pa naman siyang warrant of arrest. So ibig sabihin, malaya pa rin siyang depensahan ang kanyang sarili at wala namang karapatan yung otoridad na huhuliin siya dahil wala pa naman siyang warrant of arrest. Kaso nga, hindi pa na-file. Hindi po ba? Napaka-unfair naman yata niyan. He has to be physically present po if he wants to be heard, just like us. We have been waiting for so long bago pa itong Senate investigation for the governor's death. Before that, meron ng Senate resolution na hindi natuloy. Naghintay kami. Now that it is our chance to be able to be at the halls of the Senate so that we can air out our concern, someone who is considered mastermind and fugitive, staying away, hiding from the law, will be allowed po, really, to participate in the Senate hearing na virtually. He has to come home po. That is a very cowardly act po. Hindi siya uuwi. Hindi yun mga kababayan, ano? Hinahamon niya na ito si Congressman Arnie Tibis. Ito umano ay natatakot siya, coward. At bakit hindi siya uuwi? At dapat humarap siya, ano? So ito kaya mga kababayan po natin ay pabibigyan ni Senator Bato de la Rosa. Yan po yung ating titingnan kasi nag-send na rin ang kanyang letter. Itong si Mayor Janes Digamo sa mga senador. So yan na lang po yung aantayin natin kung ano yung action ng mga senador. Kaugnay sa kanyang kahilingan na dapat ay humarap mismo sa Senado itong si Congressman Arnie Tibis. Ano kaya sa palagay nyo mga kababayan natin? Kung pipigilan ba ni Mayor Janes Digamo, ano naman kaya ang maging action nitong mga senador? Posible kayang pagbigyan. At kung pagbigyan, so sayang din, hindi natin marinig yung sasabihin ni Congressman Arnie Tibis. Kung hindi siya uwi, tapos hindi siya magsasalita via Zoom. Pero kung pipigilan sana na mag-attend siya via Zoom, kung makapag-decide sana mag-attend personally, ay yun ang mas maganda. Dahil magandang harap-harapan yun. Magpapaano lang siya ng virtual? Kami nga, gagastos po kami ng aming oras, panahon, effort, pera, para nandoon kami. I think someone has to tell the good senator po to really think of it and think hard. Kasi parang parang inaano natin eh, ini-spoil natin eh. Mm-hmm. Yung mga tao na dapat managot sa batas, dapat pinapauwi sila at pinapaharap
virtually, he can just blah blah anything he wants to say. Alam niyang hindi siya ma-reach, alam niyang hindi siya maaabot, hindi siya pwedeng pusasan kung may sabihin siya, hindi siya mako-contempt kung may sasabihin siya na mga mali doon sa invitation. I think that's very unfair po. I hope you get the side of Senator Bato, yeah, because kami nga pupunta diyan. Kami nga inaano namin, hinihintay, gagastusan namin ng panahon, effort, lahat po. Sa ngalan po ng justisya na marinig din kami at makorek kung ano yung dapat i-correct ng government. Okay. Pero when I heard about him being allowed and not coming and not being around physically, abay, ang swerte naman yata niya. This is not the first time na maghaharap kami ni Teres. So, yun mga kababayan natin, ang mga hinaing naman ano ni Mayor Janice Tigamo ay nakuha naman natin na talagang gusto niya makita ano at personal. Para patas ba? Patas umano mga kababayan po natin ang gagawin ng Senado. Kasi sila mula sa Negros Oriental ay magbabiyahe sila papuntang Senado para lang marinig ang kanilang saloobin. So kung gusto rin umano ni Congressman Arne Teves na marinig ang kanyang saloobin, marinig ang kanyang side, dapat pumunta rin siya physically para patas. So kasi kung pwede naman pala Zoom, dapat Zoom na rin sila itong mga taga-Negros at hindi na sila pupunta sa Senado para hindi na sila gagasto pa, lalo na itong mga ordinaryong tao na magiging resource person sa umano yung mga serye ng pagpas lang dito sa Negros Oriental. At ang tinuturo na mastermind at may kagawan ay itong si Congressman Arne Teves. We have faced him during the Regional Peace and Order Council meeting at Silliman University. He was physically present. Why cannot he attend today physically to be here? You know, evading his problem here is a sign of cowardice. Dapat po pumunta siya at harapin niya kami. Mas mabuti yung eye to eye, nakikita niya yung sino yung mga nandoon. At maka ano naman, no? We will be able to hear him. Pag may i-contempt, nandun talaga, makontempt. Pag ipapreso ng Senado, paano siya ipapreso ng Senado? Kung may mga sabihin siya na hindi magaganda. Ang nakikita natin mga kababayan, ano, emotional pa rin ito yung si Mayor Janice Tigamo sa nangyari sa kanyang asawa. So ang kanyang galit dito kay Congressman Arne Teves ay talagang solido mga kababayan po natin, na kung makaharap niyo parang gusto niyong upakan ano mga kababayan po natin. So ramdam natin kung ikaw kaya ay nawalan ng asawa at hindi mo inaasahan, at syempre marami pang mga ordinaryong mamayan ang nadawit to o nasabit diyan mga kababayan po natin sa planong pagpaslang kay Gobernador Digamo. So ngayon po mga kababayan po natin, talagang walang plano ano. Walang planong umuwi itong si Congressman Arne Teves. At talagang may kaso man o wala na maipasasampa sa kanya, ay talagang hindi siya uuwi mga kababayan natin. Natatakot siya umano sa kanyang seguridad. Sa bagay, kung ang iyong ugali ay talagang matapang at talagang mahilig ka manakot, mahilig ka magiging isang mastermind, talagang matatakot ka. Kasi imagine mo mga kababayan natin, ang napas lang ay hindi lamang si gobernador. Siyempre yung mga ordinaryong tao, hindi mo alam, baka mamaya mayroon din yung mga tao na talagang galit sa kanya, isa yung magtutumba doon sa kanya. Although hindi pa siya nahusgahan talaga na guilty siya, tinawag na siyang fugitive, kahit wala pa siyang kaso, kahit wala pa siyang warrant of arrest na pinagtataguan. Pero wala siya na talaga ang tinuturing na mastermind at may mga tao talaga na nagtuturo na siya. So malinaw naman itong mga testimony ng mga tao na nagtuturo na siya yung mastermind. Ang problema lang talaga, wala silang makuha pa na solidong ebidensya na talagang magdidiin kay Congressman Arne Teves. Tandaan po natin, hindi po siya kasama sa mga aktwal na nagpas lang. Dahil umano, siya lang yung utak nitong pagplano at paggawa nitong matinding krimen na nangyari sa Negros Oriental. Swerte naman yata niya, sir. That's very unfair.
Nakausap he has to ba, come home. Mayor? He has to answer. Yeah. And, yung mga friend ni President, gustong kunin yung sugal niya. Ba't ang asawa kong pinatay? Ba't hindi siya? Oh, no? Yan ang punto, mga kababayan. Ano? Kasi kung kukunin ang sugal, bakit gumamit pa ng collateral damage? Bakit hindi na lang dinerecho siya? Ang ipinaslang para wala nang sabit, di ba? Si Tevez na lang mismo yung pinaslang, hindi na pinaslang ang gobernador. Eh bakit ang gobernador umano dinaan? So posible rin ano, malaking question din 'yan. Bakit ginamit pa si Gobernador Digamo kung si Tevez ang kanilang target na aagawin ang kanyang mga illegal na negosyo, lalo na itong sinasabing isabong? Yun bang line of reasoning niya? Ginagago niya yung tao? Eh hindi buwang lahat ng tao eh. Mhm. So, this man has to face us squarely. Mm-hmm. He has to be there physically. Kipasan, kung hindi namatay yung asawa ko, sa totoo lang, mm-hmm. hindi tayo darating sa puntong Tama. Ito. Tama. My husband could have been alive today. Correct. Kung nauna pa nilang tinake up yun sa Senado. Tapos okay. ngayon, si Arnie bibigyan ng opportunity na mag-virtual. Yung mga inagrabyado, maliliit na tao, pero iiwan nila yung baka nila, yung baboy nila, iiwan nila para lang talaga maka-attend ng Senate at marinig ng Senado yung sasabihin nila. And here is Arnie evading from the arrest, evading from the yung ginawa niya sa asawa ko, at magpapa-virtual siya. Ay, ang swerte naman yata niya. So, yun po mga kababayan, ano, hindi matanggap ni Mayor Janice Digamo itong papayag ni Senator Bato de la Rosa na umano'y mag-join via Zoom itong si Congressman Arne Tevez bilang resource person din, hindi isang suspect kundi resource person dito sa gagawing Senate hearing ngayong Lunes. So kung tutusin po mga kababayan po natin, nilinaw naman ni Senator Bato de la Rosa na yung kanilang gagawing Senate hearing ay hindi makakaapekto dito sa ginagawang investigasyon ngayon sa kaso ng pagpaslang dito kay Gobernador Digamo at sa walo pa. Kasi ang focus nila umano ay solusyon, lalo na sa land grabbing, itong pagbuo ng sinasabing mga private armies, army growth, iba pa, marami pa siyang dapat pag-usapan umano. Kaya gusto niya rin makuha itong side ni Congressman Arne Tevez. Pero yung nakikita nga ni Mayor Janice Digamo at ng mga biktima pa nitong pagpaslang sa Negros Oriental ay napaka-unfair para sa kanila na iiwanan nila yung kanilang negosyo, yung kanilang ari-arian muna, temporary, kanilang hanap buhay para lang pumunta sa Maynila at maging resource person at mag-attend nitong gaganapin na Senate hearing. So dapat umano ay dumalo rin itong si Congressman Arne Tevez. So titingnan po natin mga kababayan natin, mayroon pang tatlong araw, mali natin masusurpresa tayo at ang sinasabi ni Mayor Janice Digamo na dadalo sana na physical itong si Congressman Arne Tevez, imalay natin, di ba? Ngayon sinasabi niya lang Som, magugulat tayo, darating pala sa Senado, surpresa lang ngayong Lunes. Pero sigurado tayo na si Henry Tevez ay darating sa Senado at ang ilang resource person pa, lalo na si DOJ Remolia. So, yan po ang isa sa ating aabangan na ngayong Lunes. Parang napaka-excited ito mga kababayan natin. Matinding bakbakan ang gagawing Senate hearing na ito. Mahaba-haba ito mga kababayan natin. So, yan po yung ating update. Huwag kalimutan i-follow yung ating social media platform, YouTube, Facebook, para updated po tayo sa mga latest and viral videos uploads dito sa ating channel. Maraming salamat.